Yan na. Welcome back again mga sir. This is OX. Back again with another video. So sa video na to, may panibagong tech na naman tayo na ano na i-unbox or i-testing. O hindi lang i-testing, i-parabag talaga natin to kasi alam natin na this is the rigid phone or pang heavy duty na phone na pwede natin yung pasapasin. Pwede waterproof rin ito, pwede natin i-marinate sa tubig kung gusto rin natin. This is the humidity na smartphones na bago nila. So mamaya i-unbox natin to and tignan rin natin specs niya. And syempre, iti-torture natin to, hindi lang amplifier yung iti-torture natin. So hope na sana mag-survive siya sa durability test and sa water test rin kung kaya ba itong ibabad sa tubig talaga. So abangan natin yan mga sir. So again, this is the humidity Bison. Ano nga ba yun? Bison X. So again, this is the humidity Bison X10. Meron rin itong pro version na may konting slight ng improvement or tawagin natin ng parang upgrade siya sa base model nila. Alam natin na rigid phone to kaya pwede natin balibagin to. Kabagong-bago pa ng ano. So ano siya? Ano talaga pangampasan kasi para may built-in case siya na heavy duty. Ano dito muna yung phone dyan? Yung ano? User manual. Cord niya para sa charger. So, gumagamit ito ng USB Type-C to USB. Ayan. Tabi natin muna yan. And then, may power bill rin siyang kasama. Although, tignan natin yung watts niya, kung ilang watts to. Kasi, parang mas magandang watts ng power brick, mas mabilis yung or mas fast charging yung charger natin. This is 220 volts, 0.3 amps, and 10 watts lang. 10 watts lang yung power brick niya, which is slow charge na natawagin natin. Pero wala naman siyang ano, wala siyang kasamang headset. Maganda sana kung may headset. Kailangan natin ng headset eh. So ito na, peel natin muna to. ASMR. Palpak yung ASMR natin to. Ayan. Ganda. And then sa back panel pa pala may stick, may protective layer pa pala sa back panel. Ayan. So, eto na yung phone mismo. Sana may charge siya. Very rigid yung pagkagawa niya. Oh. Pwede natin pang sampal to sa kita. So, mabigat siya talaga compare natin sa ibang phone. Wala kung dito yung backup na. And then sa pagkakalam ko may fingerprint sensor yung ano nito, yung switch niya. Ayan, nag-vibrate niya. Bison, balikta data yung camera natin. Sa Bison. Durability test natin. Tignan natin kung ano pa siya sa mga drop test and try natin pagulingin yung bike ko dito. Yung iba ni half natin. And then yung water test ring. Tignan natin kung ilang IP rating ba ito. Tignan natin. Mabilis naman yung ano niya, yung startup niya. Ayos. Tagal yun ah. So ayon sa specs niya, ibigay ko muna yung specs niya pang madalian or yung basic specs nila. Ang processor niya is Helio P60, 4 cores ata yung nakalagay dito. And this is sa Android 11, 4GB yung RAM niya or yung memory. Iba yung memory sa ROM, yung ROM. Yung ROM or yung storage niya is 64GB. Base siguro meron itong pwede mo siyang expandable. Meron rin siguro sa Pro version na ano siya na 120. Ito 64GB lang. 2 nano SIM card, may dalawa siyang nano SIM card and 1 TF card para for gusto natin mag-extension ng ano ng storage or ilagyan natin ng memory card, meron po siya. So sa battery is meron siyang 6,150 mAh. So ano, malaki yung capacity niya. Nalalaman naman natin siya kung sa laki niyo. Hanggang yung bigat niya. 6.23 inches yung screen niya. Kaso ano lang, hanggang 720p lang yung ano niya. Pero HD naman yan yung 720p. So front cam, 8 megapixels. And then ito yung camera niya sa likod. Oh. Back may 20, may 8 and may 5 megapixels sa likod niya. Ayan. So try natin mamaya, i-check rin natin yung quality ng camera niya kung pasado pa to sa mga vlogging na setup. So ito yung kanyang video mode. Parang ano lang, yung ito lang yung ano niya, parang oversaturated yung kulay niya. Ayan. And then parang may sharpness ng konti, pero and then syempre parang hindi naman gano'ng stabilizer niya. Ito yung
ano nga, ang mag-moving tayo. Yung wala siyang masyadong magandang stabilization. And then, ano pa ba? Yung parang yung ano niya, yung lenses na ginagamit sa camera is parang isa lang. Yung ibang ano nito na nakikita ko sa lens is parang hindi naman siguro gumagana yung iba nito. Ano lang ng parang isang type lang yung lens na ginagamit. Hindi ko makita dito yung selection kung saan ng yung wide o yung ano yung telescopic. Ito naman sa panel yung video. Same rin sa likod parang oversaturated yung light para may modification ng light. So far, okay naman ah. Tingnan natin kung may stabilization sa likod. Ayan. May autofocus rin. Ayan. So far, okay naman yung palitin niya. Compare natin sa side. Sa lower part. Mahamahangin. Ayun ako na mag-pick up yung mahangin kasi dito. Ayun ako mag-pick up na parang nag-ano yung nag-rumble sa video. Malakas yung ano yung nag-pick up ng hangin. Hindi gano'ng maganda yung audio niya. So try naman natin yung selfie maya. Siyempre yung speaker din. Ito yung may speaker siya. So ito na. Try natin to ano. Try na natin itong i-test. Mga ano, durability test. So siyempre, try natin yung ano niya, yung durability test dito. So far, maganda yung ano niya, yung parang casing siya na nilagay dito. Parang matibay talaga. Ayan. Parang metal talaga or parang aluminum. Hindi lang ko sure kung ano, pero maganda yung edges nito, rubber. Parang nagbabounce talaga kung makukulog. Ayan. Matibay siya sa ano. Try natin itong i-water test. Ayan na. Ah, ilang minuto kaya to? Ayan o. Buhay pa siya. Pero hindi lang siguro natin siya matouch. Hindi nga natin siya matouch kung nasa ilalim siya ng tubig. Pero, pwede tayong mag-program dito sa gilid. For example, i-shutter button. Pwede natin itong ano. Ayan, camera o. Magkuha tayo ng picture. Sa harap. Ano sa? Pwede natin itong tapahan. Ayan o. Buhay pa o. Tama na to, sayang yung tubig. Lagay muna natin dyan. So, water test, pasado. Yun nga lang, hindi mo siya matouch yung screen niya kung basa siya. Yung ano lang, yung mag-program ka dito nang sa gilid ng ano, inisin natin ulit. Wala natin yung tubig kasi. Yan. Okay na, marinate na siya. Ayos, pwedeng pang... So, try naman natin siya ng ano, ng gulungan natin ng bike. Yeah, boy! So, ngayon, try natin siyang ano, gulungan ng ano ng bike kung ano niya kaya niya. Kaya natin na i-drop test muna natin. Ayan o. Wala track. So, nanghihinayang naman ako na ano to eh. Nasirain talaga kasi sayang naman diba. So try natin gulungan ng bike. Yan, panihapan natin kung kaya. Ayan pwede. So far, okay pa naman siya. Gumagana pa yung touch niya. Yun nga lang, yung dito, yung side na to, yung sa camera side. Parang madali siyang ano, gasgasin. Ito lang yung bantay-bantayan natin. Madaling magasgas yung ano niya. Parang plastic kasi. Yung ano niya, yung ganitong side. And then, may mga gasgas na rin siya sa dito. Okay lang. Gasgas lang yan. So far, ano naman sa gumagana pa siya kahit na torture na natin. Or, yun nga lang, parang ano, ito lang yung isang problema dito, yung sa camera side niya, gasgasin, kasi plastic yung ano niya eh, yung ganito, yung sa edge ng camera. Yung sa camera bump,
And then sa glass niya mismo, wala naman siyang ganong scratches. Ito lang. Hindi pala to metal, correction ko lang kanina. Ito lang yung side na gasgasin. So far sa screen halos wala, matibay yung ano niya, yung screen niya. Shock proof, drop proof, and matibay yung ano niya, yung ganitong parte ng screen niya. Yun nga lang may konting gasgas sa likod. Siguro sa mga bato siguro to na maliliit, madaling magasgas. Plastic pala to. Kasi walang masyadong phone nagpo-focus sa rigidity. Yung ganito lang, yung humidity lang yung alam ko na parang na nagpo-focus sa durability ng phone, hindi sa camera. Pero sa camera parang mediocre lang yung camera niya. Para sa Android 11 na pala to. So sana wag kayong magalit sa pinagagawa ko to kasi kung naawa kayo sa phone na to, bigay lang naman to . So ayan na mga sir, yung review ko sa humidity Bison X10. May pro version po ito, yung mas maganda yung specs. So ito siya, tibay. Tapunan natin to.